news and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Mas pinaganda. Mas pinalawa. Mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Agoo. DZAG 97.1 FM. Main Library, Agoo La Union, sabay-sabay nating tunghayan at pakinggan ang programang Hatid ay Kaalaman. Inihahandog sa inyo ng Vincu at 97.1 Radyo Pilipinas Agoo. Ito ang Library on Air. Kaibigan, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome po ulit sa isa naman pong edisyon ng ating programang DMMMSU Library on Air. Hatid po sa inyo ng DMMMSU Library at ng DZAG Radyo Pilipinas Agoo. Ngayon po ay araw ng Biyernes, December 3, 2021. Ito po ang inyong lingkod, Charity Jimenez Frianeza mula po sa DZAG Radyo Pilipinas Agoo. Makasama po ninyo sa loob po ng isang oras nating talakayan. At ang aking magiging partner po ulit ngayong umaga, walang iba kundi si Sir Louie Hulayla. Good morning, Sir Louie. Oh, good morning din po, ma'am. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa lahat ng tagapakinig at tagasubaybay ng ating DMMMSU Library on Air, welcome to another interesting and informative episode. At ako ang iyong makakasama sa isang oras ng talakayan. Louie Albert Hulayla with the team Library, headed by Dr. Nancy F. Galvan. Exciting po ang ating episode ngayong araw dahil darako na naman po tayo sa ating talakayan about a school library. Kung kahapon ay mula sa public library, ang ating napakinggan ngayon ay from the school library naman po. So may kita natin, Sir Louie, no, ang pagkakaiba ng public library at ng school library. Yes, kasi kahapon natalakay natin ang public library mula po sa Ilocos Norte. Yes, ngayon naman ay school library. Naman po. So sino ang magiging guest natin ngayon, Sir Louie? So our guest for today is a pioneer in the establishment and improvement of the Division Library. He used to work as Librarian 1 at the Dagupan City Public Library and Information Center for 13 years. He obtained his Bachelor of Arts in Secondary Education, major in Library Science at the University of Luzon, formerly Luzon Colleges in Dagupan City in 2001. At present, he is expected to finish his Master's degree or Master's in Library Information Science at St. Louis College in San Fernando City, La Union next year, 2022. He has an in-depth experience both in public and school library management in almost two decades. He is a former part-time LIS instructor at the University of Luzon, literacy program implementer and coordinator, storyteller, resource speaker and lecturer, community worker, former secretary in a local professional association, Pangasinan Public Library Association Incorporation, and advocate in reading promotion and literacy development. Our dear viewers and listeners, mga kabasa, we are pleased to invite Mr. John Vincent D. Galvez, Librarian 2, Division Librarian of the Department of Education, Schools Division Office in Dagupan City. Good morning po, sir. Good morning, sir. Good morning, Sir Louie. Good morning, ma'am. Thank you for that warm introduction. Magandang umaga po sa lahat ng mga nanonood at mga nakikinig po dito sa DMMMSU Library on Air. Finally, our guest na po ako dito kasi before
viewer lang po ako. And ngayon, iba na po yung situation, which is guest na po ko dito at willing po akong mag-share kung ano po yung mga knowledge and experience ko po about school libraries. So good morning po. Ayan. Thank you very much din po, sir, sa pagpapaunlak po ng imbitasyon ng DMMMSU Library, kasi alam din po namin na marami po kayong maibabahagi sa ating mga librarians, especially po yung mga meron po sa school library, di ba? Kasi iba rin po yung ginagawa din po ninyo dyan sa Dagupan Schools Division. At syempre, pwede din po ma-adapt ng ibang mga school library. So, thank you very much po, sir. At maganda din pong maibahagi din sa ating mga viewers, sa ating mga listeners, lalo na yung mga hindi naman librarians. Pero gusto din po nilang malaman, ano ba yung school library? Diba? So, sir, baka pwede po ninyong ma-share muna ano po ba itong school library para po sa kaalaman po nating lahat. So, maganda po yung question niyo, ma'am. Actually, pag sinabing school library, it's a physical library. Now, within the school, okay? Wherein the learners, the teachers, and other members of the school community are provided with learning resources and other supplementary resources. So yun po yung ibig sabihin ng school library. Okay? So talaga nasa school lang siya? Yes po. So, sino po yung magiging users, sir, no? Sa school library? Okay, na-mention ko po kanina, the school library offers learning resources. Pag sinabing learning resources, yan, it could be text-based or non-text-based. Okay? Pag sinabi pong text-based, yan po yung mga books, periodicals. Pag sinabing non-text, yan po yung mga electronic resources. Okay? Users, it offers learning resources to the whole school community. So who are the members of this school community? We have the learners. What kind of learners? Since we implemented in our country, we implemented the K-12 basic curriculum. So ang users po ng school library is in K-12 learners, teachers, non-teaching personnel, guardians, parents, and other potential users. Okay? And then, nabanggit ko po, supports the K-12 curriculum. Ibig sabihin, hindi lang po yung mga learners from formal school ang user ng school library. We also have a out-of-school use, yung mga naka-enroll po ng ALS or alternative learning system po. And even yung mga users na may special needs, kasi may mga SPED po tayo, we implemented SPED, may mga blind or pupils with learning disability, visually impaired, mga learning disabilities, kasama din po sila sa school library. Okay, so kala natin mga estudyante lang, ano? Yes, tsaka nandun lang sa school na yan na naka-enroll. So hindi pala, sir, no? So mga learners, parents, guardians, yes, ay pwede rin. Hindi lang yung mga learners and teachers or non-teaching staff. So, yes, tama po kayo, ma'am, sir. So, school library, iba po siya sa ibang library. So, sir, ano po ba yung mga collections and services natin in the school library setup po? Okay, so first, so dalawa po yung question niyo, Sir Louis, no? We have collections and services. So, uunahin ko po yung collections. So, kanina nabanggit ko po, we have text-based and non-text-based. Pero dapat naka-align po yung learning resources po doon sa curriculum natin. Okay? So we have all materials about our different various learning resources. Lahat po mga subjects, di ba? Mayroon po tayong values education, mayroon po tayong mother tongue, mathematics, Filipino, etc. and so on and so forth. So yun po yung isang collection. Then we also have general reference. Pag sinabing general reference, ito po yung supplementary which includes dictionaries, encyclopedias, almanacs. We also have periodicals, okay? Newspapers, journals, and magazines, both text, print,
And meron din po tayong online journals. Depende po doon sa school library kung meron po silang ganun na collection. And as stated, meron po tayong actually meron po tayong standards in Philippine school libraries. And then nabanggit po doon na kailangan po mag-establish ang school library ng local history. So parang special collection po yun. Now, ano po yung mga collections or resources about local history? Kung ano po yung mga history, events, mga milestone ng schools or institution kasama po doon in all formats, print, non-print. Okay? So yun po yung collections natin. For the services, of course, ano po ba yung primary function ng school library, which is to make our library materials accessible. So ang number one na service po natin is ang tinatawag na bibliographic service. Now, ano po yung bibliographic? Sa traditional na setup ng school library, meron po tayong manual na card catalog, di ba? So I am sure na try po ninyo yun, Sir Louis and Ma'am. So meron po tayong card catalog, we do it manually. And then pag high-tech na po yung school, na, ang school library, pag may system na po, meron po tayong tinatawag na online public access catalog. So pwede po sila doon na mag-access o mag-search, makita po nila kung ano po yung mga available na resources. So number one service po yun. And then number two, we have, of course, circulation section. Ano po ba yung tawag na circulation section? Ito yung bata pwede siyang, or yung estudyante pwede siyang humiram ng libro or books. So pwede overnight, 2 days, depende po doon sa rules and regulations ng school. Okay? So yan po yung pre-pandemic. Pero nung in-implement po ng DepEd ang modular instruction as learning modality, so hindi po pwedeng, nung last year, hindi po pwedeng pumunta sa school yung bata. So pwedeng humiram po yung parents o kung sino, or guardians doon sa teacher o kung sino po yung in charge doon sa library or the school librarian or teacher librarian. Okay? And then another service is yung tinatawag na reference service. Okay? Reference, yan yung nakakaroon ng connection between the librarian, the school librarian, and the clientele or user. So mag-aas ng query, magtatanong po kayo doon sa librarian kung meron po kayong available na material, kung ano po yung kailangan ng bata or user or ng parent or ng teacher. So yun po yung tinatawag na reference. But in this pandemic, so nagkaroon po ng innovation, okay? As a matter of fact, lahat po ng school nag-implement ng online. Meron po tayong tinatawag na online reference services. Okay? So pwede po kayong magtanong or magtanong ng library resources using Messenger, using Google Meet and other platforms or Facebook and social media. So ito po yung ginagamit ng ating mga school librarians ngayon. So meron po tayong platforms. So online. So hindi na po kailangan pumunta sa school, on-site, di ba? Para ma-ensure po yung kaligtasan ng ating mga bata. So yun po yung reference service. Another service is we have the computer section. Kung meron pong ICT facilities ang school, so pwede pong pumunta ang mga bata at gamitin yung mga computers, especially pag may internet po. Okay, so another service is the electronic resources. Kasi sa pandemic ngayon, nagre-rely po ang mga learners na kumuha ng information through electronic resources. So mayroon po tayong mga free access na hindi wala pong restriction. So pwede pong mag-access yung mga bata. Safe po yung information doon sa electronic resources. Trabaho po na minion or ng mga librarians kung ano po yung isi-select natin electronic resources. Okay? And then we also have outreach activities or field. So just like storytelling program. So kailangan lang ng coordination, proper coordination between the librarian or the teacher librarian to the
dun sa school or the school head or kung sino in charge po dun sa school. So like we also, the school library offers storytelling and other services. We also have bibliotherapy. Ano po po ang tinatawag na bibliotherapy? Alam naman po natin na napakalaking issue po ngayon ang mental health, okay? Yung wellness ng mga bata. So hindi makalaro yung mga bata, pwedeng may malaking epekto po sa kanilang mental health. So pwedeng mag-provide ang school library ng bibliotherapy through mga wellness books, yung mga motivational books, mga ganon, yung mga inspirational books. Ako naalala ko noon pag may mga nung estudyante ako, pag down na po ako, pag may mga problems po ako, nagbabasa po ako ng Bible. So that's a word from God. So I considered as an inspirational book. Okay? So nare-relieve po yung sakit ko po, kung ano man yung pinagdadaanan ko po. So meron po tayong bibliotherapy. So parang psychologist din or psychiatrist din po or guidance counselor din po ang ating mga school librarian. And of course, wala naman pong library na kompleto, no? In sa buong mundo, wala pong school na school library na kompleto yung collection. So we need to link with other libraries. So ito yung tinatawag na interlibrary loan. Pwedeng mag-share ng resources ang ibang partners na library or school libraries. Okay? Just like in Dagupan, partner din po namin ang Dagupan City Public Library dahil kompleto po ang kanilang resources. So, ganun po. And we also have referral services. Pag sinabing referral, pag alam po ng librarian na wala po doon, hindi po available, or wala po silang collection, pwede po mag-refer ang school librarian sa ibang institution or libraries. So, pwedeng academic po yun, pwedeng libraries from colleges, universities, pwede rin po from to public libraries. So ganun po. Yun po yung mga iba't ibang services ng library. Okay? Well, dahil nga may pandemic tayo, no? So nabanggit nyo nga kanina, sir, na karamihan na nag-a-avail ng inyong mga services ay through online. Sir, baka pwedeng, yes, ano po yung ano, may website po ba or social media platform para doon po ma-avail ang inyong mga services, sir? Yes, meron po tayong a Facebook page. Mag-PM lang po yung mga mag-i-inquire, and then 24/7 mag-response po kami sa mga queries nila. And also yung mga schools po natin dito sa Dagupan, meron din po silang, some schools have created their Facebook page para to reach out, no, yung kanilang mga estudyante. Okay. So lalo na po ngayon, sir, ano, dahil modular, iba, flexible yung mga parents ay minsan nangangapa eh kasi sila yung mismo teacher, di ba, sir, no, sa kanilang mga anak, ano yung kanilang ituturo. So sila na kasi magtuturo, kaya most of our parents or guardians na yung naghahanap po ng mga reference services, materials. Yes, tama po kayo. Actually, kailangan po nila ng reference for consultation para masagot po nila yung modules. Masagot nila yung module ng anak. Ay, mali pala. Maturuan nila kung paano sagutin yung module. Anyway, Sir Louis? Sir, yung services nyo po yun, may step-by-step po ba sa online po yun, sir? Para ma-access? Yes, baka pwede nyo ibahagi, sir, para malaman po nila, sir, na mga ating tagapakinig at tagapanood, sir. Yes, sir. Okay, yun sa online services, mag-PM lang po. So, pwede silang mag-text using SMS text messaging or messenger or group. Meron din po kaming group chats. So, pwede rin po. Pero ang kasama po dun sa group chats is lahat po ng mga teacher librarians and school librarians, since kulang po yung manpower po natin. Kasi majority dito po sa division, hindi lang po sa Dagupan, nationwide po to, ang nag-manage ng public school libraries mostly are teachers. So ganun po. So nagsishare lang po kami ng link na pwede po silang na link na pwede magbigay ng information. Yung naka-align po sa curriculum po natin.
Well, sir, maliban po sa mga nabanggit po ninyong mga activities or programs and services, ano-ano pa po ba yung mga ibang mga naging programa po ninyo at mga naging aktibidad dyan sa Division Library? Particularly po ngayong nagkaroon po tayo ng pandemic, may mga na-create, may na-craft po ba kayong mga bagong programa, sir? Yes, so magandang question po yan, ma'am. Anong during pre-pandemic po, meron po kaming literacy program. Ang tawag po is read-along program. Okay, read-along program. Actually, I think it's more than 10 years na po itong ini-implement. Okay, so pupunta po kami sa field para magbahagi ng kwento. Okay, however, nung nagka-pandemic, we take the opportunity na gamitin po yung technology. So, through Google Meet, ang tawag po doon is online virtual story times or online storytelling. So, ito po yung platform namin para magkapag-conduct ng online storytelling. So, coordination lang between the division office through the division librarian and the school head or the library in charge doon sa school. Especially ngayon, nung last November, kasi ang November, we celebrate the National Reading Month, Library and Information Services Month, and National Book Week. So, sunod-sunod po yung series of conduct ng online storytelling po namin using Google Meet. Maliban po doon, kasi gusto rin namin malaman, sir, ano yung mga iba pang mga naging activities at pakulo po ninyo sa mga estudyante noong LIS month po. Yes. And nagkaroon din po kami ng book drive. So tuloy-tuloy po yung pagbibigay ng quality na books sa mga school. Kasi alam, sa Dagupad po kasi, hindi pa kompleto yung mga collections ng mga school library. So tuloy-tuloy po yung collection development program na tinatawag. Through coordination with through tapping with a private donor na magbigay ng mga storybooks, mga children's books, mga children literature books. Actually, meron po kaming partner which is ang Bagong Kulturang Pinoy Incorporated. Sila po yung nagbibigay ng mga iba't ibang reference, mga children's books. Sila po nagpo-provide ng mga magagandang mga fictions. O yung mga kwentong pambata in English language. So, yun po. Book drive, we do storytelling. And then, meron mga iba't ibang contest like story retelling sa mga iba't ibang schools po namin dito. And then, we also, may mga nakaroon din po ng book character contest. So, yun po yung mga iba't ibang pakulo ng SDO Dagupan or Schools Divisions Office ng Dagupan City. Sir, baka naman po pwede niyo po rin ibahagi sa amin kung sino po yung mga partners, stakeholders, and donors niyo po. Opo. Meron kaming major partners. Long-term na to. Long-term partner na to. Nagkaroon po kami ng long-term partnership between this. Yung kanina nabanggit ko po yung Bagong Kulturang Pinoy Incorporated. So, meron po silang website. Meron din po silang email. Yung website po nila is bkp.org. Bagong Kulturang Pinoy Incorporated. Ito po ay isang non-profit organization. Then operated by a Filipino OFW na based in United States, particularly doon sa Massachusetts. So nagbibigay po sila ng slightly news, hindi namang bagong-bagong libro, slightly news lang na books. Pero yun yung mga books na hindi textbook, kundi yun po yung tinatawag na supplementary. Yun po yung mamahal na like yung Harry Potter, ganun po. So, yun po yung binibigay ng BKP. So, pwede kayong gumawa lang ng request letter for signed by your that management. And then, magre-reply na po ang BKP. Ayan, napakaganda din na ma-share ito kasi sa ibang mga school librarians, gusto din nila paano ba na ma-expand din yung kanilang mga collections, services, yung mga services po nila programs. At magandang mga programs nila. Maganda din po sir ito pong mga grupong ito, yung mga organizations na pwede nilang itap sir no para rin sa kanilang mga school library.
No, may tip na si sir. Mag-request lang daw. Request letter lang naman ang kailangan. Well, alam niyo sir, may mga school librarians din po tayo, school libraries dito po sa Region 1 na hindi kasing yaman po no ng Dagupan City Division. So ano po yung kayang pwedeng mga best practices din po ninyo diyan na pwede din po nilang ma-adapt? Lalo po sa mga programs ninyo, sir. So, kailangan po nilang i-enhance yung linkages and networking. Kasi, alam naman po natin na most of the public school libraries do not have an adequate funds. Okay, so kailangan nating makipartner sa mga generous sponsors. Ang una po ninyong gagawin is, kailangan gumawa po kayo ng parang policy or gumawa po kayo ng proposal kung paano po ninyo mapapalago yung collections po ninyo. Okay? So, kailangan maglista po kayo, ilista po ninyo lahat kung sino po yung mga posibleng maging partner o donor. So, and then, makipag-partner din po kayo sa mga LGU officials and other libraries. So, ganun po. And then, pag nakakuha po kayo ng donated na resources, kailangan mag-submit po kayo ng report or utilization report para makita po ng donor, especially sa mga NGOs na donor, makita po nila na na-utilize po yung mga libro. So, collaboration lang, linkages, networking. So, ganun po. Yun naman ang kagandahan, Sir Louie, yes, no? Linkages, pag ikaw donor, networking. Tapos nakitang may nagagamit pala, no? Yes, na-utilize. Ma'am. May kahalagahan yung na-donate mo. Mas na-encourage ka din. O mas motivate ka din na magbigay pa ng iba pang mga pwede mong ibigay. Diba? Sir, so in this time of pandemic po, sir, ano po ba yung mga challenges na na-encountered na by the library po as a librarian po? Challenges? Ang pinaka number one is yung preparedness. Ito, I'm speaking hindi lang dito sa Dagupan na global to. Mostly, hindi po talaga handa ang school libraries na magbigay ng library services. Okay? So, because, bakit kayo hindi prepared? Number one, wala pong ICT facilities. Walang internet or mabagal po ang connection. So, nakakaroon po tayo ng internet connectivity issues. And then, of course, budget. Diba? So, kaya nabanggit ko po kanina that we need to link with partners para ma-address po natin yung budget. So, yun, hindi po handa. However, kailangan maging adaptive po ang mga school librarians, maging flexible para tuloy-tuloy po yung pagbibigay ng library services kahit yung ganito po yung scenario po natin, which is the pandemic. Kaya nabanggit po kanina yung online reference. So, we take the opportunity to utilize technologies para ma-reach po natin yung aming mga users o yung mga bata. So far, yun po yung problem. ICT facilities, budget, but through networking, we could address that. And yung hindi prepared, but however, sunod-sunod po yung mga webinars, kailangan po ng capacity building para ma-capacitated yung mga school librarians for them on how to provide library services kahit pandemic. How to ensure the continuity of library services depende kung ano po yung learning modality na ginagamit sa public, modular. So, ganun po. So, parang halos lahat na yung internet connectivity yung naging problema ng pandemic. Kasi hindi nga tayo handa biglaan siya. Kasi online naman. Oo. Pero as long as nandiyan naman ang mga librarians na very creative and very resourceful, ayan, na ihahatid pa rin yung mga serbisyo. Well, sir, ngayon, sir, kumusta na kayo dyan? Lalo na sa internet connections ninyo at saka yung mga online services po. So, okay naman, ma'am. Smooth po yung mga online library services po natin. So, tuloy-tuloy po yung coordination, tuloy-tuloy po yung pagbibigay communication with the library in charge. Kasi ako po, kanina nabanggit ko po, gumawa po ako ng group chats.
ang kasama po doon lahat po ng mga library in charge sa buong all schools in Dagupan. So, sinishare ko po doon sa group chat si mga mga links, mga free educational resources na pwede nilang ipagamit sa mga bata. So, yun lang po. Just magkaroon po ng regular communication, closely coordination, ganun po. Ma'am, ano po yung mga karamihan po ng mga collections ang nahihiram po dyan sa inyong library? Magandang. Usually, yung mga fictions po, yung mga award-winning titles na novels, mga kwentong pambata, yung mga Adarna, usually yun po yung mga frequently news or borrowed dito sa aming library. Mm-mm. Okay, so yun nga po. Yun din po yung kana parang nakita ko nung student assistant ako sa mostly na binaba yung hinihiram ng mga students is yung fiction books talaga, ma'am. Tsaka yung yes. Mga yung catchy na books, ma'am, ganun, ma'am. Oo. Yes po. Catchy. Talaga mga catchy na books. Kasi syempre sir, no, talagang goal natin mga bata, gusto natin mga every child is a reader. Diba? So ano yung mga naging programa pa ninyo, sir? Lalo na gusto natin na ma-update o kaya naman ay itong mga estudyante nating nasa bahay ay matiyak natin talagang reader o nagbabasa pa rin. So we intensify the reading program. So ang nangyari po sa SDO Dagupan, lahat po ng mga teachers or schools nagkaroon po sila ng reading program. So iba-iba po yan. May iba-iba po yung mga title. So, ang involved po dito is yung mga language teachers, mga Filipino and English. And then, nag-initiate din po ang mga librarians or school librarians na mag-conduct ng reading program. So, it's a collaborative effort. Ganun po yung nangyari sa amin. Lahat po. Kasi ang reading yun po talaga ang pinaka-concerns. Hindi lang, especially dito sa country natin, di ba? We all know, aware po tayong lahat na mababa po yung nilabas ng PISA na studies na ang baba ng comprehension, yes, sa science, sa mathematics, napakababa po natin. So, kailangan po natin bigyan pansin po yun. Oh, talagang parang humahabol talaga tayo dyan sa kailangan pataasin dahil napakababa nga ng antas ng Pilipinas with it comes to comprehension. At napakalaki ding hamon sa mga librarians ito, sir. Yes, ma'am. And anyway, sir, nabanggit nyo nga po kanina, no, na napakarami rin po natin mga activities dyan sa school library po ninyo. Meron po ba kayong mga extension programs pa, sir? Extension programs, parang outreach din po yun, ma'am. Yes, meron din po. Extension in the sense of technical assistance, in the form of technical assistance. Some libraries, like just in my case, no, meron pong isang barangay libraries sa Dagupan or barangay librarian, humingi po siya ng technical assistance on how to organize her collection, yung collection ng barangay library. So that's for me, that's an extension program because ang involved na po is outside from the DepEd library, which is the barangay library, although sa Dagupan pa rin po, within the city. So, yun po yung extension na mentoring. Parang mentoring or coaching lang po yung tao po doon or technical assistance. Oo. Maganda rin na hindi lang kayo nandun sa loob ng eskwelahan at kinikater lang yung mga estudyante and guardians. Sa ibang din community ay meron din po kayong mga ginagawa. At nasalut natin si Sir dyan. Maganda, hats off po kami dyan sa activity po na nyo yan, Sir. Sir, baka pwede po nyong ibahagi sa amin yung strategies nyo po sa pagsasagawa ng puppet show po. Ayon sa puppet, actually, ang na-utilize po namin is yung hand puppet. So we all know na wala kaming resources or para bumili ng mga tools, mga materials. So ang ginawa ko po is parang
kumuha ka lang ng cotton band, cartolina, at gawing hand puppets. Depende kung ano po yung character doon sa story. So naging resourceful po ako. Then, gupitin mo lang yung larawan na nakapattern po doon sa coupon or sa cartolina. And then, yun na po yung ginagamit namin for hand puppet storytelling. So, kung nakita po niyo mga viewers kanina yung picture, may mga palaka. So, ako po yung gumawa. So, ganun po. Ay, ang galing yung librarian natin sa Dagupan, ano? Very resourceful, creative talaga. Siya na rin ang gumagawa. Congrats, sir. So, meron pa ba kayong ano, sir, plano for puppet show? Baka gusto mag-join ni Louie. Join daw si Louie. Yes, isa daw siya sa mga puppet. Wala training mo. Yes. Anong mag-puppet show mo? Eh, mga training daw, sir. May mga training pa. Para Yes, mayroon po. Mayroon po. Mayroon pong training. Usually, ang the National Library of the Philippines o yung mga associations on children's literature, sila po yung nagpo-provide ng capacity building on puppetry or storytelling. Ayan, natawa kami doon sa biro nung isang kasama po namin dito. Hindi na daw kailangan ng puppet kay Louie. Siya na daw yung... Ako na daw mismo yung palakas. Parang human con na yun, sir. Pwede, pwede po, sir. Pwede po. Pwede human, mag, ano kayo, mag-drama, human character na, sir. Human character. Mag-monologue, opo. Ayan, may mga next show pa ba, sir? May mga plan pa kayo for the next show? Pa rin po yung online storytelling po namin. And perhaps next year, yung sa hand puppet, baka virtual puppet show na lang po yung gagawin po namin. Sir, how do you envision a school library 5 to 10 years from now? Especially po dyan sa Dagupan City Division School po. Okay, ang pinaka-importanting resources yung kailangan ng mga teachers and mga bata ngayon is yung kung ano po yung ginagamit nila na modules or activity sheets. So actually, nag-start na po ang DepEd na mag-initiate ng innovations through system. So on the national level, ang DepEd Central Office, meron na po yung website or portal na tinatawag. So pwede po kayong pumunta doon sa website na yun, www.lrmds.deped.gov.ph, wherein ma-access po ninyo yung mga learning resources, yung mga activity sheets na ginagamit ng mga bata. And then sa Region 1, sa DepEd Region 1, gumawa na rin sila ng innovation. Ang tawag po doon is Learning Resource Information System. So lahat po ng mga quality assured, yung mga teachers made na learning resources, yung mga modules na ka-upload doon, and then pwede pong ma-download ng teachers at gamitin po yon. Actually, nagsagawa na po ang SDO Dagupan through the Learning Resource Management Section ng training on how to utilize that system. So in some school, meron din silang ginagawang system kung paano nila mapapabilis yung kanilang services. So, ganun po. I think from 3 to 5 years from now, e-library or digital library will be the trend. So, kahit 24/7 ma-access po ng bata or parents o ng teachers yung mga learning resources and other library materials. So yun po yung na-predict ko na mangyayari because in-start na po ng DepEd, and especially sa mga private schools, inumpisa na nila yan, yung mga well-established. Yung mga libraries na may state-of-the-art of facilities, meron na po silang system. So yun po ang nakikita ko, yung e-library, digital library. Sir, so yung nabanggit niyo po yung system po, sir. So ano po ba yung library system na gamit po niyo dyan, sir? Sa school library? Sa school library, we have one big secondary school. Meron po silang system. But in our, sa buong division, specific lang po yung materials na pwede nilang makita. Ang tawag po din is learning resources. So yun po yung mga self-learning modules. Yun po yung mga activity sheets and other types of learning resources. Ang tawag po din namin doon is LRIS.
Yan po yung in-initiate ng Region 1. Sa Dagupan, meron din pong tinatawag na module library. Ito nangyari po to through the ICT, yung ITO, ITO officer namin, yung information technology officer, and then yung aming curriculum implementation division. So gumawa po sila ng system. Ang tawag po doon is module library. So ang nandun lang po is lahat po ng mga modules na ginagamit ng mga bata for this school year and even last school year. Ang nag-fund po nito is through SEF or Special Education Fund through our LGU, Dagupan. So from K po. To 12 yun, sir? Yes, from modules for K to 12. Sir, ano naman po daw yung ano? Yung DepEd Open Educational Resources. Pwede pong paki-discuss ito, sir? Yes, DepEd Educational Resources. Ito yung pwede nilang may research na walang restrictions, for free. Safe po siyang basahin. Safe po siyang gamitin ng mga teachers or mga bata. Okay? Just like the DepEd Commons. Yung tinatawag na DepEd Commons. So, pwedeng ma-access ng mga teachers, ng mga parents, kung ano po yung mga lessons, kung ano po yung mga lessons ng mga bata. So, nandun po. In all formats po yun. May mga video, may mga lesson plans, may mga quizzes, may mga short story, lahat po yung pwedeng yung ginagamit po ng mga teachers sa klase. Sir, free po ba yung service para ma-access po dyan, sir? Yes, free po, especially sa mga teachers and parents. Free po. Sir, so paano po natin ma-access po yun? Just go to the DepEdCommons.com. DepEdCommons.com po, sir. Opo. Sir, meron na rin po ba tayong ano, yung Tech for Ed? Yes, ma'am. Meron po tayong Tech for Ed. Yan po yung ano eh, community service po to na yung mga gustong mag-renew or mag-apply for passport. So, meron po tayong other services, community services. Yung mga iba kasi naghahanap po sila na kung saan po sila mag-a-apply ng trabaho. Yes, so, sir. Doon po naka-integrate yung Tech for Ed. So, Tech for Ed Center na rin pala ang ano ang Dagupan Division Library, sir. Tama, sir? Yung sa Tech for Ed is in coordination po yun, ma'am, with other library. So parang integrated na siya, sir. Yes, integration. Parang referral po. Ang mangyayari po doon, ma'am, is referral. The Division Library will refer to the City Library of Dagupan for the Tech Ed. Opo. So ganun po yung mangyayari. Sir, ano po ba yung library system po ng DepEd schools po ng Dagupan? May kuha rin po ba kayo na ginagamit? Wala pang kuha po ang SDO Dagupan. So far, ang system po namin is parang selected lang po yung mga materials na pwedeng mahanap. Okay? So ang tawag po namin doon is yung LRIS and module library. And soon, lahat po ng collections, soon, we're going to adopt a new system now wherein lahat po ng mga all kinds of library collections and other learning resources kasama na po doon sa system. Parang ano eh, parang one-stop shop na daw po, no? Yung library system po ninyo. That's good. Kasi dyan sa Dagupan City, hindi lang siguro Dagupan City yung kinikater ninyo, sir, na pwede pong ano. Pwedeng maka-avail ng inyong mga services, sir. Yes, ito yung gusto kong i-clarify. Pag sinabing school, especially sa public school library, opo. Pwede pong mag-entertain, mag-accommodate po ang school library with galing from other divisions or yung mga bata na hindi po enrolled doon kasi government pa rin po yun. So it's open for everybody. But syempre with the permission of the school head, depende po kung sino po yung pinaka-head ng school or school head. So, kailangan po mag-seek ng permission. Yes. O lalo na malawak ang Pangasinan, sir, ano? Na pwede rin sila maka-avail dun sa Dagupan City Division School Library. Pakakala na yes, pang opo. Dagupan lang. Di ba? O, di ba? So,
pwede rin pala ang iba pang mga divisions. Okay? So sir, baka pwede po ano, baka meron pa po kami hindi naitatanong na napakahalaga pa rin po na maibahagi sa ating mga listeners at sa ating mga viewers, sir. Go ahead, and of course yung inyong mensahe po. Yes, ito meron pa akong i-share lang, no. Meron nag-conduct po ang study ang National Library of the Philippines. Ang scope po ng study is yung kung sino po yung gumagamit doon sa public libraries. So kahapon po yata yung guest nyo sa public library. And then, based doon sa findings ng study na yon, 73% po ang students. Sila po ang pinakamarami. Number one po yung rank number one. So ano pong ibig sabihin yon? It says there that the result of that study has a big impact, hindi lang po sa DepEd or private schools, but also with the public libraries or with, also with the government, with the LGUs. So kailangan ang school library, since we are aware na kulang po ang resources, especially sa manpower, but we need to collaborate, we need to link with our partners para ma-fulfill po natin duties and responsibilities, and then para makapagbigay po tayo ng serbisyo. So so pwede po kayong pumunta dito sa SDO Dagupan, pwede po kayong pumunta sa mga schools namin, may mga functional libraries po kami, and then so yun po, yun lang po yung message ko po, ma'am. Okay, thank you very much, sir, sa oras po na binigay po niyo sa amin. At for sure, marami pong kaming natutunan at mga school librarians na itampok natin ang Dagupan City Division School Library. For sure, marami rin kasi mga school librarians na ano ba pwede nilang gawin pa, no, sa kanilang library para sabi natin maging functional at maging efficient po itong kanilang library para sa kanilang mga nasasakupan. Not only sa students, sa mga teachers, maging sa mga parents and guardians, and sa community. Okay, thank you very much po, sir, sa oras po na binigay po ninyo sa amin sa ating programang DMMMSU Library on Air. Okay, Sir Louis? You're welcome po. Ayan, meron bang ano, may pipresent pa po, sir, na e-certificate daw ang DMMMSU SLUC po para po sa inyo. Well, babasahin po yan ni Sir Louis. So, ito po yung e-certificate po ninyo, sir. Basahin ko lang po. Don Mariano Marcos Memorial State University, Sapilang, Bacnotan, La Union. Integrated Library System presents this Certificate of Appreciation to Mr. John Vincent de Galvez, Librarian 2, Division Librarian, Department of Education, Schools Division Office, Dagupan City, for sharing his invaluable knowledge and expertise on the topic School Library and Being a Librarian during the DMMMSU Librarian Air Program at South La Union Campus, Agoo, La Union, given this third day of December 2021. Signed, Dr. Jaime Ipac Manuel Jr., University President. Thank you, sir. Thank you, sir, and congratulations po. Thank you very much. You're welcome po. Yan, sir, mga kaibigan ng ating naging panauhin, yes, naging po. Guest po sa programa ito, Sir John Vincent Galvez. Well, Sir Louis? At sa punto pong ito, kami po ay pansamantalang magpapaalam, at ako po muli ang iyong kabasa, Louis Alberto Laila, with the team library headed by Dr. Nancy Frigiliana Galban. In behalf, we would like to acknowledge Dr. Jaime Ipac Manuel Jr., our university president, Dr. Joan Camus Rivera, our chancellor, Dr. Sonia Shago Isip, our director of the library services and development. A blessed morning to everyone po. At sa ngalan din po ng lahat ng bumubuo ng DZAG Radyo Pilipinas, Agoo, headed by station manager Ms. Maricel Fronda, ito po ang inyong lingkod, Charity Jimenez Frianeza, nag-iwan na po ng isang magandang umaga sa inyong lahat. God bless everyone. Stay safe and stay healthy. Happy weekend!
Tapos monetizer. Inyong napakinggan, Usapang Kaalaman mula sa Silid Aklatan, Don Mariano Marcos Memorial State University, South Laguna Campus. SLUC Library. The Storehouse of Knowledge. Library on Air. Muli nyo kaming samahan sa susunod na Huwebes at Biyernes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga para sa panibagong kaalaman. Dito lang sa 97.1 DJ Radio Pilipinas sa Agoo. Sir. Thank you, sir. Thank you po, sir. Thank you, sir. Thank you din po. Thank you po. Thank you, Ma'am Nancy.